go. Muli, ako si Marisa Coro Mendoza, isang dating OFW, at ngayon isang entrepreneur na nagsasabi, lahat ng bagay na ating sasabanahin kung tayo nag-uumpisa, lagi nating isipin, ang lahat ay kaya natin. At sabihin natin sa ating sarili, kaya natin ito. Guys, magandang umaga. Ito ulit si Soxie Mendoza, inyong agripreneur, ang inyong entrepreneur at ang raketerang nanay. So, ngayong araw na ito, ako ay bumabati sa inyo ng Happy Women's Month. So, ang Marso ay Women's Month at sa March 8 ay International Women's Day, kung saan ang globally ipinagdidiwang ang lahat ng achievement ng mga babae. Guys, lambing ko na sa inyo na paki-like at paki-subscribe ng ating channel. At pwede rin kayong mag-comment kung meron na isaibahagi sa vlog na ito na nakarelate kayo o katanungan. Guys, pwede kayong mag-comment sa comment description. Ang video na ito ay para sa mga nanay, para sa mga entrepreneur, sa mga babae, sa mga eskwela, maging sa mga lalaki na rin. At sa mga asawa na rin ng mga lalaki, para naman maintindihan nila na ang mga babae ay talaga may special na kakayahan sa ibang larangan. So, dito ay tatalakay naman dito sa video na ito ay ang tungkol sa mga successful entrepreneurs dito sa Pilipinas. So, pinili lang natin ay 5 mga guys, 5 lang ang pinili. Dahil nang sobrang haba naman kapag ako ay nag-narrate ng napakarami pa. Sobrang daming mga Filipino entrepreneurs. So, noong unang panahon kasi ang mga babae na sa bahay lang. Pero ngayong panahon na ito, hindi na pwede. Napakalaking advantage kasi na ang mga babae nagtatrabaho din. Kumbaga, 2 earner. 2 household earner ay malaking diferensya sa economy ng pamilya. So, pero dito sa vlog na ito ay ipofocus natin kung ano-ano ba ang napagtagumpayan ng mga 5 women entrepreneurs na ito. So, itinuturing ko sila na nagbibigay ng inspirasyon sa akin at nagbibigay din ng inspirasyon hindi lamang sa isang komunidad kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At makikita natin kung paano sila nag-thrive at naging successful sa kanilang business. So, pero bago tayo mag-umpisa, ay hayaan niyo ako munang magbigay ng konting statistics for you to take note. According to Mastercard Index of 2018 report, ang Pilipinas ay ranked 9 worldwide for having the best economy for women. So, yan, makikita natin talaga na imaginein mo sa buong mundo, ranked 9 tayo when it comes to business economy for female entrepreneurs in the world. World Bank naman ay nagbigay ng 81.25% Women Business and Law Index. Bigay sa buong Pilipinas ng ranked 4 in ASEAN nations. Kung kita nyo, rank malapit na tayo sa 100%, so 81.25. At according to statistics, meron tayong tinatayang 56.5% ang total workforce dito sa Pilipinas. And out of that percentage, 47% ay nasa upper management o sila yung nagmamanage sa mga local companies dito sa Pilipinas. So, mga leader entrepreneurs ang mga babae dito sa Pilipinas. So, talagang ako, talagang saludo ako sa kanila. Ang mga babanggitin kong babaeng women entrepreneur ay it's randomly picked in no particular order. So, unahin muna natin si Miss Alice Eduardo. Si Miss Alice Eduardo ay isang, siguro naman nakikita niyo siya sa social media dahil kapatid siya ng YouTube sensation na si Miss Small Laude. Itinuturing siya na, tinatawag siya na Woman of Steel. Sa orientation ni Miss Alice Eduardo ay galing sa kanyang nanay. At ang tatay niya ay isang dentist at ang nanay naman niya ay isang CPA negosyante. At ang kanilang business ay galing sa garment export. At saka meron din silang bowling center at meron din silang rice trading o rice mill sa Nueva Ecija. So makikita niyo talaga na talagang siya ay galing sa pamilya ng mga negosyante. So itong si Miss Alice Eduardo ay nag-umpisa na kanyang business sa sabi niya na napanood ko doon sa vlog ni Miss Laude.
ni Mrs. Malaude na siya ay nagbibenta ng bigas at nagkamayroon siya ng pagkakataon na makapasok sa construction ng mayroong nag-invite sa kanya na maging supplier ng mga steel. So, actually, ay nag-start siya ng nabasa ko rin ay 4 cranes lamang. At makikita niyo naman na sa mga kalye, makikita niyo mga big cranes doon. At yung mga malalaking tulad ng mga Okada Manila, yung mga maraming na siyang na-build. At hindi lang entrepreneur si Miss Alice Eduardo. Isa rin siyang philanthropist. Nakita ko doon na siya is ang nag-fund ng pediatric ward sa PGH. So nakikita ko rin sa mga vlogs na yearly pumupunta siya doon sa PGH. Para mamigay din ng mga nakita ko dun sa vlog ni Mrs. Molaud. Siya ng mga ibang award at nakita ko rin siya ay awarded ng Go Negosyo ng one of the most inspiring women of fashion. So siya ay mentor din siya ng Go Negosyo. Naman guys, single mother 'yan pero ang yaman-yaman. Ang dami niyang nakita ko doon. Meron din siya mga ari-arian doon sa Beverly Hills at saka ang lawak ng farm. Basta napakarami niya kanyang negosyo. At talagang magiging idol mo siya kung ikaw ay isang women entrepreneur. Ang pamanggitin natin ay kilalang lahat kasi napakatagal na niya sa business. Si Maria Socorro Ramos, tinatawag na Nanay Kuring ng National Bookstore. So, makikita niyo naman ang National Bookstore ay present sa iba't ibang malls talaga. Marami silang mga empleyado at talagang icon na talaga siya sa when it comes to retail ng mga school supplies and mga books. Pero marami pinagdaanan din yung si Socorro Ramos kasi galing din siya sa mahirap. Tapos na pangasawa niya yung si Jose Ramos at itinatag nila ang National Bookstore. At marami silang pinagdaanan na mga hardships gaya ng na-devastate ang kanilang tindahan ng bagyo at pero nakabangon pa rin sila dahil sa makikita mo naman talaga ang kanyang strong passion and dedication. Pangatlo guys na i-mention natin si Angeline Tam. Ito ay siya ang nagtatag ng angkas. Siguro alam niyo naman yung motorcycle taxi service. Ang business orientation niya ay naging she worked as a banker in JP Morgan. At dahil doon ay nakita niya kung nalilate siya sa meeting at nakita niya na talagang isa itong solution sa problema sa traffic sa Metro Manila, itong angkas. Pang-apat na babanggitin natin guys ay si Maria Francesca Tan or Mike Tan. So napakabata niya, 19 years old, nakapagtatag ng isang kumpanya. Ito, at the age of 19 years old ay itatag niya ang MFT Group of Companies. O isang equity firm na kung saan ay may iba't ibang investment portfolio sa real estate, sa retail at kung saan-saan pa yan ang business orientation niya. She learned to trade in foreign exchange. At dyan nag-umpisa ang kanyang interest sa kanyang pagninegosyo. Kaya nga guys, 19 years old CEO ng equity firm. Napakayaman. Nating babanggitin ay ang panglima ay ang founder at may-ari ng CDO, Roong. So sila ang may-ari ng famous na mga meat brand tulad ng mga longganisa, hotdog, at kapatid, meron na rin sila yung Danes. Dahil siya ay graduate ng, siya ay dietitian na in profession, kaya magaling siya. So, naitatag niya itong kumpanya na ito, 75, at makikita niyo naman ngayon, sila ang supplier ng mga meat toppings sa iba't ibang malalaking company. At makikita niyo rin sila sa iba't ibang supermarket do sa mga cold yung mga frozen products ang ay very visible na ang kanilang mga products. Napakatagal nila guys dahil they started their business since 1975 and until now. Talagang sila ay ang presence nila sa market ay talagang bonggang-bongga. Nakaka-inspired guys para sa mga food manufacturer at sa mga MSME na kagaya ko talaga nag-umpisa silang mag-asawa na itatag itong CDO na ito. So guys, i-wrap up lang natin ay napaka-importante talaga at na-observe ko ang mga marketing techniques. Tutunan ko sa kanila, nakikita ko yung burning passion.
sa kanilang mga sarili, sa kanyang determination na mag-success talaga. So, you have to be very passionate for what you are doing. So, para talagang ma-inspired ka talaga sa kanilang istorya. At nowadays, you have to get digital. At mga babae, huwag kakalimutan, take care of yourself, believe that you can. So, yung mga bagay na yan ating tatandaan, mga babae, na talagang kaya, sabihin natin lagi sa ating sarili, hindi lang tayo isang nanay. At dapat tayo maging proud sa, dahil marami talagang mga magagawa ang mga kababaihan. So, hanggang dito na lang guys. Huwag nyo kakalimutan, paki-like at paki-subscribe ng aming channel. Guys, salamat sa panonood sa aking video na ito. Marami akong kakulangan guys, inaamin ko. Pero, I will improve. As I go along with this journey, samahin nyo ako habang ini-improve ko rin ang aking sarili. Magandang umaga sa inyo lahat. Happy Women's Month!